ilang araw na lang, 2 days na lang po, June 30 na ho pa, at bababano kayo bilang senador at syempre Senate President. Pag-usapan po natin ang iyong legacy, 30 years in public service, wala, without naman of course na para kayo nagbubuhat ng sarili niyong bangko. Ano sa tingin ninyo yung mga landmark bills, or what do you want the Filipino people to remember you by? Una sa lahat, yung palagay ko, yung Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. The creation of the Philippine Drug Enforcement Agency. Mm-hmm. At yung pag-update ng mga batas natin na nung pasok sa Senado noong 1992, ang batas sa droga noon ay yung Dangerous Drugs Act of 1972. Mm-hmm. 1972 pa. Ay ngayon, yung mga drugs na rin, nasyadong complicated na rin. Okay, oo. Palagay ko, yun ang isa sa mga mahalaga. At saka, yung calamity fund. Mm-hmm. Anong araw, hindi yung pwedeng gumamit ng calamity fund ng mga local government units nung hindi dideclare ng state of calamity ang Pangulo ng Pilipinas. Mm-hmm. Eh, paano kung nasa Sultan Kudarat ka? Oh. Remember, in 1992, when I was a senator, wala pang cellphone masyado. Ilan lang. Paano mo nalaman kung nagkakagulo sa Bacolod o nagkakagulo sa isang lugar at mayroon ng state of calamity? So, ang ginawa ko, ako'y galing kasing vice mayor ng Quezon City. Nagkaroon kami ng dating problema sa Mount Pinatubo sapagkat marami kami tinulungan ng mga taga-Pampanga. Di namin nagamit ang aming calamity fund because of that problem. Oh. Ang ginawa ko po, pinasa ko po yung state of calamity the law, which is ang city council or municipal council or provincial board na lang ang nagdideklara ng state calamity. Ah. Pwede na nilang gamitin yung calamity. Mm-hmm. Ah, so yung mismo yung bayanihan one. Mm-hmm. Ah, yes, okay. Bayanihan yes. Two. Oo. No? Sapagkat itong maaalala nila, March, magdideklara ng lockdown. Mm-hmm. February, nagdeklara ng lockdown ng ibang bansa. Tayo, ang problema nung sa lockdown, alam ko nung mga panahon na yun, sigurado akong walang magkakaroon ng harap buhay, walang kikitain ng mga kababayan natin. Yes. So ipinasok ko agad yung idea, tinawagan ko si Secretary Sari Dominguez. Sa ako mismo sa kanya, madaling araw yun. Sabi ko sa kanya, Secretary Sari, kailangan bigyan natin ng ayuda ang ating mga kababayan. Nakawawala ng trabaho yan. Yes. Hindi natin alam gano'ng katagal ito. Sabi niya, ideya mo. Sabi ko, bigyan natin kahit mga 50,000 per family. Para mawawala ng trabaho. Sabi ko, yun ang source ng bayanihan mo. Yun ang pinag-upisahan nun. Meron pa ako isa na pipirmahan na ng presidente. Ito, isa sa mga pinakamahalaga palagi ito. The establishment of separate facilities for heinous criminals. Okay. Na tanggit ko kay President Bongbong Marcos ito. Oh. Pag hiniwalay na natin sila, ito ay pasado na ng both houses of Congress. Nasa kamay na ni President Duterte ito para pirmahan or will lapse into law. Aalisin mo lahat ng heinous criminals doon sa Muntinlupa. Yes. Ililipat mo ng ibang sila na iba ang seguridad. Iba ang kalalagayan nila kaysa rin sa mga regular karaniwan ng mga PDLs. At yung mga PDLs, aalisin na natin sa Muntinlupa. Kailangan magkaroon na tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Correct. Na ikangay facilities, no? National Military Resort. Uh-oh. Facilities, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ayon sa pag-aaral, at matagal ko na napag-aaralan ito, ang isang nakukulong o isang PDL, oras na hindi na dinadalaw ng kanyang pamilya, doon nag-uumpisang magloko. Yes. Doon nag-uumpisang masira ulo. Oo. Kaya kailangan, kung taga Luzon, doon sa Luzon mo ikukulong. Yes, yes. Kung taga Visayas, sa Visayas. Correct. Pinta mo sa Muntinlupa, hindi nadadalaw ng mga taga Mindanao, mga taga Visayas, hindi nadadalaw. Ano yung time frame po na tinitignan ninyo talaga na magkakaroon na ng kanya-kanyang bilibid ang Luzon, Visayas at Mindanao? Mm-hmm. Palagay ko, yung nasa kamay na ngayon yung bagong administration yan sapagkat itong batas ay dapat batas na. Hindi lang napipirmahan ni President Duterte. Mm-hmm. So, pag hindi niya pinirmahan until automatic hanggang sa 30. Will lapse into law anyway. Atas na yan. Mm-hmm. Nakikita ko pa, kayo po, ay you're very healthy, talagang makisig pa kayo, you're so sharp yet.
It's a pity na kayo po ay magre-relax muna. Hindi po sa naman politika. Kayo siguro magre-retire. Open po to going back to government. Depende siguro. Depende kung anong trabaho ang kakangayon. At kung sisipagin pa tayo. Hindi ko matandaan yung exact wordings ni President Bongbong. Ano, parang ang unang opening niya, pagkatapos niya akong kamustahin, pag-upo at sabi, anong gusto mo? Acceptable. Gusto mong gawin? Oo. Ganun, parang ganun, anong gusto mong gawin? Sabi sa akin eh. Mm-mm. Sabi ko, gusto mo pahinga. In the meantime, ganito, baka kailangan ko tulong ninyo. Nako, lalo na Net 25, malaking tulong. Oo. Yung, i-reactivate ko yung citizens drug wants. Okay. Magsusumbong. Diba? Kung may kakilala kang kapitbahay mo, yung parang ganyan, isusumbong mo. Hindi lang. Yung ang pinakamahalaga nun sa citizens drug watch is lahat ng nakakasuhan na may kaso ng drugs, binabantayan ng citizens drug watch. Oh. Bakit? Kasi, tingin nyo sa ngayon, lalo na nung nakalang administrasyon, mga 80-85% of drug cases dismissed. Alam mo kayayari sa atin na puro dispensan lang pala yung nanguhuli niya. Saka maraming nagagawa yung citizens drug watch namin bago namatay si Boy Herrera. Si Boy Herrera kasi chairman ako vice chairman. So nung mamatay si Boy Herrera, hindi na namin nakasikaso. Ako naman eh, naging majority leader, naging minority leader, yes. Naging senate president, so hindi ko nakasikaso. Ngayon I would have time. Maganda rito, pwede rito makapag-coordinate doon sa Office of the Vice President kay Vice President Sara. Na makulo yung Drug Abuse Resistance Education Program nationwide. Ayun. At yung Citizens Drug Watch ay malaking arm na makakatulong doon sa parting yun para sa edukasyon, kasi grade 5, grade 6, grade 7. Itong pangwakas namin na katanungan sa inyo po, sa higit na 197 bills po na inyo, national importance na inyo po na pasa, na gawan nyo pong batas, ano po ang masasabi ninyong pinakamalapit sa inyong puso, na pet po ninyo? Marahil, marami. Pero siguro pinahinahirapan ako sa lahat. 10 taon bago namin naipasay yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mm-hmm. Talaga yung Drugs Act talaga. Alam mo ba noong araw nung vice mayor ako, bago ako naging senador, alam nyo ba na ang shabu ay regulated drug? Paano naging regulated drug yun? Hindi naman pwede, wala namang medicinal effect. Wala namang benefit yun. Meron ba? Kaya nga, because of the component, yung precursor substances niya, puro regulated drug nung araw. Mm-hmm. Kaya nung mapunta ako na Senado, yun, isa sa mga inasikaso ko. Uh-huh. Siguro, maaaring yun ang pinaka-top. Top talaga. Maraming iba eh. Pero, one of these days, siguro, isubmit ko na sa inyo yung listahan.